Hello mga ka-trip! Welcome to Trip ni Mark and Des! And for today, pag-uusapan natin ang 10 things we love about Vietnam! Ayan. Ayan, so habang ako'y magkukwento sa inyo, si Mark ang mag-prepare ng food. So, as usual, ang una natin pag-uusapan ay ang food. Supposed to be, mag-prepare ako ng pho. Kaya lang, kulang-kulang sa ingredients. So, Ben, ano prepare mo? Banh mi, yan. So, ano mga ingredients ng banh mi? Yung banh mi, para siyang yung mga nakakain na sa Subway, parang ganun ang bread. So, staple food dito sa Vietnam, yung banh mi. So, meron prepare na, ano yun, Ben? Baguette. And then, may mga usually yung mga meat so barbecue na lang ilalagay namin, may mga cold cuts. Anong gulay dapat? Talaga dapat ang banh mi. Banh mi. Nilalagay nila is yung grilled pork. Tapos may liver spread. Tapos minsan nilalagay nila ng mga cold cuts. Ayan. Tapos kamatis, pipino. Wala pipido kung nabili, so meron yun, mga dahon. Tapos talagyan nila ng sabor, maging sabor. Silagyan natin ng mga... As kami, ano lang namin, kami, kung ano lang meron dito. Ito, paano meron? Kompleto ito eh. Sa yung... QP. QP, this is Japan. Yeah, yeah. So habang magkukwento ako, si Mark na lang mag-prepare ng food. Dalawa beta, isa tayo. So, kailan pa kami last nakapunta ng... Ay, first time namin nagpunta sa Vietnam ay May 2011. At ang last was, wala ba yun? My birthday in 2017, yun yung last. Ay, hindi pala, ang last was September 2017. So, in between 2011 and 2017, si Mark ata nakabalik. Dami. Mga 5 times. Ako naman, mga 20 times. Sasabihin ko sa inyo bakit mga 20 times ako pabalik-balik. Madalas na pagbiyahe namin yung Vietnam. Specifically sa Ho Chi Minh City. Yeah. So, what do we love about Vietnam? First is the food. Traditional Vietnamese noodles. Ano mga laman nun, be? Sabaw, of course. Sabaw, rice noodles. So, ang daming gulay. Tapos, merong mga, minsan, paiba-iba kasi may beef, may mga giniling lang. May mga litid, ano? Oo, ganun. Pero, karamihan is beef talaga. Tapos yun paborito namin pho noodles. Kahit saan may pho, kahit sa mga gilid-gilid lang, merong mga vendors na gaganon. Tapos itong banh mi, staple food nila ito. Paano pang food na nagustuhan mo dun, Be? Shrimp rolls. Yung mga spring rolls nila, no? Meron ang gusto din dun. Nakalimutan ko yung pangalan. Sige, ano mo na lang. I-describe mo. Anong pagkain, Pantin? Rice noodles din. Ay, parang noodles lang siya, pero dry. Ah, dry. Tapos may mga, karamihan, lagi silang tapos meron. Tapos may mga barbecue may barbecue siya nilagay dun. Yan, sarap. Ang nagpapasarap dun yung sauce talaga nila ay parang yung fish sauce nila na parang matatis. Daming gulay. Laging pag mag-order ka na kahit ano, meron silang isang plate ng mga gulay na ilalagay sa'yo. Ano, may mga dahon-dahon na ganyan. So, yun. Maraming murang food doon sa Vietnam. Mas mura pa sila sa Pinas, actually. Second na I love about Vietnam or Ho Chi Minh is ang Saigon Square. Ang Saigon Square ay ang kanila parang
wholesale center. Nasa central lang siya, nasa District 1 lang. Kasi, kaya ako pabalik-balik sa Vietnam between 2011-2017 kasi nagbabuy and sell ako noon ng mga bags, mga North Face bags, mga damit na Zara, H&M, Abercrombie, Mango kasi gawa sa Vietnam. So, namimili ako doon, lalo na North Face. So, mga around 20 times ata ako nakapabalik-balik ng Ho Chi Minh. Kadalasan weekend lang, overnight, ganun, magpupunta lang ako sa Sidon Square. Andun kasi Sidon Square yung mga andun yung mga suki ko. Alam nila yung gusto ko, pupunta lang ako tapos overnight. So yun, paborito ko sa Sidon Square. Namimili din ako ng mga pang-personal na minimark mga damit namin. Third is, gustong-gusto ko yung mga 3-star hotels. Lagi kami nag-stay ni Mark sa 3-star hotels. Gustong-gusto ko yung mga 3-star hotels. Yung tabi-tabi yan, tabi-tabi. Nasa around $30 to $80, depende no, by free breakfast. Na malilinis, maganda, maliliit lang. And then, so pwede na siya, safe naman, maganda naman. Parang once lang ako nakapag 5-star hotel, nung dun ginanap yung, sa Domino's, yung Asia-Pacific round ng Fastest Pizza Maker. Coach kasi ako ng Singapore, so nakapag-stay ako ng 5-star hotel dahil courtesy of the company. Tapos yung first time namin ni Mark doon, nagstay kami sa first time kasi namin wala pa kami masyadong alam nung backpackers. Pero malinis naman, kailan yung papasok-pasok na ganun, yung mga maliliit na eskinita. Yung bahay lang yun. $12 per head. $12 pero nakuha namin, hindi talaga siya backpackers kasi private room naman, siya. Meron pang mas mura diyan kung gusto niyo makatipid. Meron talaga mas mura. Pero after that, yung mga susunod namin, second and 20th time na namin. Nag-hotel naman. Yung mga 3-star hotel lang, magaganda talaga. Yun. Number 4, Bentan Market. Ang Bentan Market, kung gusto mong mamili, andun na lahat. Dry and wet, andun na mga damit, mga bag, mga pagkain, mga native things, andun. Next one, number 5. Napakaganda ng Notre Dame Cathedral. It was built in 1877. Nakapagsimba tayo doon, English. Nakapagsimba English. Oo. Basta pupunta kami ng Vietnam, talagang pupuntahan namin. Oo. Lagi kami, hindi namin namimiss na puntahan kasi walking distance lang siya. Magkakaroon kami, magsisili kami ng kandila. Okay, kami dyan. Pag walang mass, nagsisili kami ng kandila. Pero nakapag-English mass naman kami. Usually pag Sunday, 9 a.m. I think, basta umaga meron English mass. So lagi kami, ang ganda-ganda Notre Dame Cathedral. It's in the heart of the city. So next one, Central Post Office. Naalala mo yung Central Post Office, katabi lang ng Notre Dame. So, parang hindi masyado interesting no kasi Central Post Office. Pero ito, may trivia. Kasi gawa siya 1886. Gothic style siya. Ang gumawa nito ay si Gustav Eiffel. Ang nag-design, I mean, ay si Gustav, I don't know if you pronounce it right, Gustav Eiffel of the Eiffel Tower fame. So, the same person ang design noon. Number 7, Chuchi Tunnels. Yan. Chuchi Tunnels, dun yung nag-build ang mga Vietcong guerrillas noong 1968, during the last one na doon, na-build sila ng mga tunnels. Doon siya parang andun yung mga remnants ng war sa Chuchi Tunnel. Tapos 30 kilometers long daw yun. Pero pinalakihan nila para mapasukan ng mga tourists. Pero hindi kami nakapasok. Hindi kami pumasok doon sa tunnel ni Mark. Kasi, ako kasi claustrophobic ako, so hindi ko kaya. Tapos hindi rin kaya ng tuhod ni Mark. Napakaliit talaga, napakaano. Pero pwede kang pumasok. So yun, Chuchi Tunnels. Maraming mga war museums doon, pero hindi kami masyado mahilig sa mga museums. Pero marami silang mga war museums and other history museums sa Vietnam. Number 8 is yung Vung Tau Island. Outside na siya ng Ho Chi Minh. Anong sinakto natin din? Yung parang ferry niya. Ferry, parang dalawang oras. Mga dalawang oras, ganyan. One of our wedding anniversary, na-expect kami doon. Kasi yung Ho Chi Minh, masyadong madaming tao. Kasi very dynamic yung city na yun. Yung Vung Tau naman, very laid back, no? Maraming mountains. May pinuntahan kami doon yung Christ the King na statue. They claim na yun ang pinakamalaking Jesus Christ statue sa Asia. Mga 32 meters ata. And it's built in 1974. Pagpaakyat ka doon 1,000 steps, tapos madadaanan mo yung Way of the Cross. Maganda siya. Sa mountain siya maganda. Tapos pag nasa top ka na, makikita mo yung
parang Ho Chi Minh, yung seaside. Yan, makita mo seaside. And then the next one, number 9 is dun pa din sa buong town, yung tinatawag din ng Big Mountain. So, galing kami dun sa statue ni Jesus Christ, may pinuntahan din kami yung sa mga Buddhist na mga statue naman. Andun na yung pinakamalaki din na reclining Buddha. So, parang yung sa mga Buddhist. Ang papunta naman dun, kailangan na... Natakot na takot si Mark. Kailangan pumunta dun is by cable car kasi Big Mountain ang tawag dun, yung malayo. Pero nalalaman ko yun. Matagal-tagal na rin yun. Ayun. And lastly, sa District 7 ng Ho Chi Minh City, yung District 7, yun yung expat area. Pag pumunta ka dun, para kang nasa suburbs ng Amerika. As if nakapunta ako ng Amerika. Pero parang ganun, very modern. Balik doon, aside from nagustuhan namin yung place kasi simple lang, dahil nga nagbe-business ako noon ng buy and sell. And then, isa pang trivia. Saan nga, inuutusan lang ako ni Diyos, punta ka ng Vietnam, bili ka nito. May, tatawagan niya lang, may bigyan ako listahan. Punta ako doon, first flight, madaling araw ang flight. Balik ako ng gabi. Oo, kasi may contact na ako sa hanggang ngayon may contact balik ako last flight ng gabi. Pag hindi ako nakapunta ng weekend. Dati parang every 3 months binob. Bonus trivia, pag pumunta kayo doon, ang dami-daming mga motor. Mas madami pa daw ang motor kaysa tao. Tapos ang gagawin nyo, pag tatawid kayo, kasi napakadami talagang pag first time mo, magugulat ka talagang hindi sila hihinto. So huwag kayong matatakot at huwag kayong tatakbo. Dire-diretso lang ng lakad. Pag walang mga stoplight, halimbawa walang traffic, walang stoplight. Pag may mga maraming motor, ang dami talaga eh. Huwag kayo, dahan-dahan lang kayo maglakad, huwag kayong tatakbo, at huwag din kayo masyadong hesitant, sila ang iiwas sa inyo. Ganon. So, napakadami mo po. So, yun lang, kakain na kami ni Mark, gagawa niya rin ako ng banh mi. And that's it for today. Okay ka na? Okay na. Super. Sana nagustuhan niyo ang aming 10 things we love about. Sa susunod ulit, marami pa kaming mga ipi-feature. So, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. And ring the notification bell. Hanggang sa muli. Stay safe and stay healthy. Bye! Kakain na ako. Good morning.